pinapanganganak kundi sa lahat ng pangangailangan pang kalusugan. Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya. Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod. Tayo ang kapamilya. Magandang gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at taglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, buong Pilipinas, isa sa ilalim na sa COVID-19 alert level system simula Lunes, alert level 1 sa Metro Manila, posibleng ipatupad sa Disyembre. Mga nagtatrabaho sa hotel sa Metro Manila, naghahanda na sa new normal. Dumaraming pasalan sa iba't ibang bahagi ng bansa, bukas na sa publiko. Mga bagong kaso ng COVID-19, tumuntong muli sa mahigit 2,000. Apat pang makapangyarihang bansa, nagpahayag ng suporta sa Pilipinas matapos itaboy ng Chinese vessels ang supply boats ng Pinas sa Yungin Shoal. Mga tagapag-asa island, patong-patong din ang hinaharap na hamon. Artist mula Capiz, gumagawa ng pambihirang makatotohan ng painting. At bida sa social media, ang viral na dancing construction workers ng Tanawan, Batangas, kilalanin. Kapamilya, ipatutupad na sa buong bansa ang alert level system simula bukas, November 22. Wala pa pong lugar na nasa alert level 1 pero naniniwala ang ilang opisyal ng gobyerno na panahon na para ipatupad ito sa National Capital Region. Nagpapatrol, Michael Delizo. Mula sa Lunes, November 22, ipatutupad na ang alert level system sa buong bansa. Nasa alert level 2 ang buong Mimaropa, Benguet, Abra at Kalinga sa Car, malaking bahagi ng Caraga at Barm. Alert level 3 naman ang Mountain Province kung saan pinapayagan ang limitadong tourism activities. Kaya sa Sagada, nagpulong na ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan para isapinal ang mga panuntunan sa pagbubukas ng turismo. Mula March 2020, hindi pa nagbukas sa turista ang Sagada pero ngayon pinaplano na ng LGU na luwagan ang restrictions. Inilunsad na ang Umali Kayo portal kung saan magre-rehistro muna ang mga gustong umakyat sa Sagada. Alert level 3 na din sa Apayao at Ifugao, ganun din sa Dinagat Islands at Sulu. Ito na ang phase 4 o huling yugto ng pagpapatupad ng alert level system. Nangangahulugan na wala nang anumang lugar sa bansa ang nasa ilalim ng community quarantine restrictions at lahat ay susunod na sa mga panuntunan sa ilalim ng itinalagang alert level status. Sa panayam sa teleradyo, nakikita ng isang advisor ng Malacanang at ng MMDA na napapanahon na ang alert level 1 sa NCR. Sa tingin niyo ba ay talaga napapanahon na para ibaba sa alert level 1? Well, hopefully, no? I mean, huwag din tayo magpaka ano dahil nagbabakuna pa rin tayo ng mga kabataan ngayon. Importante rin yung ating protocol, yung ating safety health protocol, pero so far maganda naman. Tingin ko hopefully by beginning of December, no, magbibigay yan ng kopyansa sa mga tao natin. Talagang umuladan tayo. We have a better control. Sa ilalim ng alert level 1, gugulong na ang lahat ng aktibidad sa ekonomiya nang walang limitasyon sa bilang ng tao at edad. Posible lang magbalik ang age restriction sa mga enclosed spaces tulad ng mall sakaling aprubahan ng IATF ang rekomendasyon ng Metro Manila Council. Siguro ang meeting ng ng technical working group ay next week, no? Kaya ihahain namin ito at yung ang sinabi namin. The IATF is in the best position to decide on the mobility restriction on minors considering that it has the necessary scientific and empirical data as well as health epidemiological and pediatric experts. Para maging alert level 1, kailangan lang umanong nasa 70-80% ang vaccination rate sa lahat ng LGU at bakunado na ang 70% ng mga senior citizens sa buong rehiyon. We have already vaccinated at least 92% of the eligible population ng mga taga Metro Manila. No, much higher than those from New York or even California.
Sa buong bansa, 33 million na ang fully vaccinated o 30% ng 110 million na populasyon sa bansa. Sa report ng OCTA, nasa low at very low na ang risk classification ng lahat ng LGU sa Metro Manila. Katunayan sa Pasay, sa kauna-unahang pagkakataon, walang naitalang bagong kaso nitong Sabado. Limang magkakasunod na araw nang hindi lumalampas sa 1,500 ang mga bagong kaso kada araw sa bansa. Sa pagtaya ng OCTA, bababa pa sa 1,000 ang mga bagong kaso sa buong bansa sa katapusan ng buwan, habang nasa 200 naman sa NCR. Michael Delizo, ABS-CBN News. Tumuntong muli sa 2,000 ang mga bagong naitalang kaso ng COVID-19. Sa ulat ng Department of Health, umabot sa 2,227 ang bagong kaso ngayon, pinakamataas mula noong Nobyembre at 10. Dalawang laboratorio lang ang hindi nakapagsumiti ng resulta. Sa ngayon, mahigit 2.8 milyon na ang mga nakapag o nagkaroon ng COVID sa Pilipinas at mahigit 21,000 pa ang aktibong kaso. 175 ang dagdag sa mga namatay, habang mahigit 3,000 ang dagdag sa recoveries. Nananatili sa 31% ang kabuuang bed occupancy sa intensive care units ng mga ospital. Nasa 2.8% naman ang positivity rate, na ikalawa sa pinakamababa mula noong April 2020. 5% po ang benchmark ng World Health Organization sa positivity rate, para masabing nakontrol na ang pagkalat ng virus. Dumami pa ang mga binuksang pasyalan sa bansa. Good news pa ang mas maraming magbabalik trabaho na umaasa ng mas masayang Pasko ngayong taon. Nagpapatrol, Ana Cerezo. Apat na taon ang nagtatrabaho sa isang hotel chain si Kim Domingo. Pero nawalan siya ng trabaho nang magsara ang maraming hotel dahil sa pandemya. Dahil sila lang ng kanyang ama ang inaasahan ng kanilang pamilya, napilitan si Kim maghanap ng ibang trabaho. I worried a lot because syempre ang daming mga bills na nakaipon. We don't know kung paano kami magsusurvive. Between, I was engaged in online selling and then nag-work from home din ako, yun nga, nag-BPO ako. And ngayon, somehow nakapag-sustain din nung kabuhayan namin kahit paano. Mula naman sa pagiging food manager, nag-delivery rider sa hotel ang kasamahan ni Kim na si Ron Angeles. Nakakalungkot, you know, that's the life of the restaurant, eh, yung mga guests, yung mga nakasama mo ng matagal, na medyo, alam mo, yung hindi sila makabalik right away. Nakakalungkot din. Pero masayang Pasko ang inaasahan ni na Kim, Ron at ibang kasamahan dahil makakabalik na sila sa trabaho ngayong binuksan na ang bansa sa mga dayuhang turista simula ngayong Linggo. Ayon sa COO ng hotel chain na si Dean Sid, nasa 150 ang tinawagan nilang tauhan para bumalik sa trabaho. Pinaghahandaan na rin ang mga empleyado ng hotel ang new normal. We place hand washers in all our hotel entrances, and then we also provided safety kits to our guests, and we are proud to say that we were able to implement it within the first month of the pandemic in all our properties. And continue to do so. No? We continue to enhance our health and safety protocols. We continuously trained our employees. Fully vaccinated na rin ang lahat ng mga empleyado. Sa unang pagkakataon naman sa loob ng halos 2 taon, muling nagkaroon ng live musical performance sa Intramuros sa Maynila. Dala ang kanilang mga modular synthesizers na mangha ang mga turista sa modernong electronic music sa pagtanghal na tinawag nilang Sintramuros. Having to perform live finally, it's been about almost 2 years. So naisip namin na magandang gawin to in an open area, and thankfully Intramuros was able to provide us with a venue. Plano nila gawin itong mas madalas sa iba pang bahagi ng Intramuros para makatulong sa muling pagsigla ng turismo. Gumawa na rin ng paraan ang Intramuros Administration para matulungan ang mga artist at iba pang empleyadong naapektuhan ang kabuhayan dahil sa pandemya. We're working on a process now wherein cultural workers, artists, tourism workers, yung mga fitness enthusiasts, yung mga nawalan ng opportunities during the pandemic, to be able to use these spaces.
Hindi kalayuan sa Maynila, matatagpuan naman ang isang campsite sa Tanay Rizal para sa mga turista na nais mag-break sa ingay ng syudad. Sobrang tahimik, nare-recharge ka, and at the same time, maganda siyang maging outlet to distress. Why not offer it to others or share it to others? Sa pagbukas ng lugar sa turismo, natutulungan rin ang mga dumagat na nagtatrabaho sa campsite at katuwang na rin sa pangangalaga sa likas na yaman doon. Ang lahat po na nagtatrabaho dito pagdating sa manpower ay mga purong dumagat katutubong dumagat remontado po. Kami po yung number one na tumitiyak ng pangalaga po sa ating kalikasan. Hindi po kami papayag na yung ating kalikasan ay masira. Sa Dapitan City, muling binuksan ang Rizal Shrine matapos isailalim sa Alert Level 2. Ang Zamboanga del Norte, dumarami na ang mga gustong bumisita sa shrine. Kumikita na rin ang mga nagtitinda ng mga souvenir items. Kumain kami kahit maliit. Nabubuhay na kami. Kahit unti-unti, inaasahang makakabawi sila at ibang naapektuhan ang kabuhayan sa muling pagbangon ng industriya ng turismo at pagbuti ng sitwasyon kaugnay sa pandemya. Ana Cerezo, ABS-CBN News. Suportado ng ilang bansa ang Pilipinas kasunod ng pag-atake ng China sa Ayungin Shoal. Ayon naman sa AFP, patuloy na magbabantay ang mga tropang Pinoy at magpapatrolya ang mga barko at eroplano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nagpapatrol, Nico Bagsik. Bukod sa Amerika, apat pang makapangyarihang bansa ang naghayag ng suporta sa Pilipinas matapos itaboy ng Chinese vessels ang supply boats ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong November 16. Sabi ng Embahada ng Australia, nababahala ang kanilang bansa sa mga pangyayaring kamakailan sa West Philippine Sea. Kasangga din anila ng Pilipinas ang Australia sa mga isyong pangkaragatan. Para naman sa Japan, nararapat lang nakilalanin ng China ang arbitral ruling pabor sa Pilipinas at ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sa mga pahayag naman ng mga embahada ng France at Germany, mapayapang dialogo na naaayon sa international law ang kailangang gawin ng claimant countries sa South China Sea. Una nang nagpahayag ng suporta ang Estados Unidos sa Pilipinas, nagbabala rin ito sa China na banta sa kaayusan at seguridad ng rehiyon ang pagharang at pagtaboy nito sa dalawang barko ng Pilipinas na magdadala sana ng supply ng pagkain sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Sa isang text message sa ABS-CBN News, ikinagalak ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Ramil Enriquez ang suporta ng ibang bansa. Maayos naman ang mga sakay ng supply ships. Kinukumpani na ang dalawang bangkang nasira matapos bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard. Mananatili ang mga tropa ng militar sa Ayungin Shoal at iba pang isla sa Kalayaan Island Group habang patuloy na magpapatrolya ang mga barko at eroplano ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Nico Bagsik, ABS-CBN News. Patong-patong ang hamong hinaharap ng mga residente ng Pag-asa Island, Palawan, ang pinakamalaking islang okupado ng Pilipinas sa pinag-aagawang South China Sea. Sa kabila naman ng hamon ng pandemya, pilit na itinatawid ng mga guro at kaisa-isang nurse sa isla ang pangangalaga sa kalusugan at edukasyon ng mga taga-roon. Nagpapatrol, Zandro Otsona. Tanging ang nurse na si Jocelyn ang tumatao sa health center at nangangalaga sa nasa 300 taga-isla. Sa layo nito sa Palawan mainland at bihira lang naman ang bumibisita o umaalis sa Pag-asa, walang nagka-COVID doon. Pero halos lahat ay nabakunahan. Patuloy namang kinukumbinsing magpaturok na ang mga ayaw pang magpabakuna. Sa ngayon po, umabot po kami ng 92% dito sa barangay Pag-asa po. Included na po yun yung taga-barangay, taga-mga construction workers sa MAMSAR at mga uniform personnel po. Kasi may internet na din kasi dito. Kaya nababasa na din nila yung mga effects ng iba. Tapos may mga nababasa din sila mga fake news. May 34 na estudyante sa Pag-asa Island mula kinder hanggang grade 6. Pinagtutulungan silang turuan ni Teacher Realine, isa pang teacher at dalawang teaching aide sa dalawang silid aralan.
Kami po yung kaunaan na ang school na nag-face-to-face kasi COVID-free po kami, so talagang free yung mga bata na pumasok sa paaralan. Pag nagtuturo ako sa grade 1, iiwan ko siya doon. Silipat naman ako sa grade 2, iiwan ko na naman siya. So, ganun talaga, ganun kaano yung kahirap kasi multi kami. Hindi lang isang subject yung tinuturo namin. Kasalukuyang inaayos ang runway at kinukumpuni ang pier sa isla. Pero mula dito sa dulong bahagi ng isla, makikita ang mga barko na sinasabing galing China. Bagamat may mga barko rin ng Coast Guard doon, mas malalaki ang barko ng Coast Guard ng China. Dahil dyan, apektado ang mga mangingisda sa paligid ng pag-asa. Kaya humihingi na ng tulong si Mang Ronnie nang bumisita doon si Senator Panfilo Lacso nitong Sabado. Matulungan naman kami sa sitwasyon na parang nakita naman po kami ng sitwasyon ng barko ng China. Siniguro ng Island Commander ng Emilio Liwanag Naval Station na ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya para maproteksyonan ng mga residente at teritoryo ng Pilipinas. Ang government forces natin, sir, nag-e-effort, sir, ng kung anong available natin, sir. Alam naman natin, sir, na hindi natin sila mapapantayan. Pero through our effort, sir, kung anong resources natin, anong kaya natin, ginagawa namin yun, sir. Zandro Ochona, ABS-CBN News, Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. Dadalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa ASEAN-China Special Summit bukas, tiyempo sa 30th anibersaryo ng kanilang dialogue relations. Sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, lalahok sa pag-uusap ang Pangulo at iba pang leader ng ASEAN sa pamamagitan ng video conference. Makakasama naman ang Pangulo, sina Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr., Trade Secretary Ramon Lopez at iba pa. Inaasahang tatalakayin ni Pangulong Duterte ang posisyon ng Pilipinas kaugnay si pinagtutulungan at iba pang isyung may kinalaman sa rehiyon. Pangungunahan ni na ASEAN Chairman Sultan Haji Hassanal Bolkiah ng Brunei Darussalam at Chinese President Xi Jinping ang summit. Kinoronahan na ang mga bagong reyna at earth warriors sa virtual coronation night ng Miss Earth. Wagi bilang Miss Earth 2021 ang pambato ng bansang Belize na si Destiny Wagner. Miss Earth Fire ang Thailand, Miss Earth Water naman ang Chile at Miss Earth Air ang kandidata mula USA. Ayon kay Wagner, labis-labis ang kanyang kasiyahan lalo't ito ang kauna-unahang pagkakataon na nanalo ng international crown ang kanilang bansa. Mahigit 50 kandidata ang nagtagisan ng ganda at talino sa Miss Earth 2021 kung saan nagtapos naman sa top 8 ang pambato ng Pilipinas na si Nila Alshorbaji. Mga bayani ng COVID-19 pandemic ang mga doktor, nurses at iba pang medical frontline workers. Sinubok man ang pagod kung saan may ilang nagkasakit at namatay, tuloy ang kanilang serbisyo at sakripisyo. Nagpapatrol, Bernadette Sembrano. Mahigit isang taon na ang nakakalipas mula nang tumama ang COVID-19. Nagtuloy-tuloy din ang pagtaas ng kaso ng mga nagkakasakit. Kaya naging malaking hamon sa mga healthcare workers ang paglaban sa pandemyang ito. Yung sitwasyon po sa COVID ward, COVID ICU, more on mga pasyente na mga hirap sa paghinga. Sa tindi ng virus, maging ang nurse staff nagkasakit na rin. Gusto ko mag-define, lalo nung tinamaan ako ng COVID at saka yung buong family ko. Yung feeling na walang lumalapit sa'yo. Pinakakong ko yung sir sa Diyos. Lalong-lalong po na kung gumaling ako sa COVID, iyak ako. Hindi ko po panidirihan or lalayuan yung tao sa may sakit kasi pinagdaanan ko din po yun. Katulad ni na Scarlett at Nurse Jewel, pinili nilang manatili at magsilbi para sa kanilang mga pasyente. Ang ginawa namin, nag-come up kami na i-surprise yung mga pasyente namin para ma-feel nila na hindi sila nag-iisa. Maging sa ibang bansa, tuloy ang paglilingkod ng mga Pinoy, tulad ni Doktora Evangeline Cua. Sumali ako sa Doctors Without Borders noong 2015. Na-assign ako dito din sa Afghanistan. And then after that, I stopped for 6 months kasi na-hit ng airstrike yung hospital na pinagtatrabahuan ko dati.
And I was one of those who luckily survived. Kahit may pangamba, nanaig pa rin kay Evangeline ang kagustuhang makatulong at makagamot ng kapwa. Yung inspirasyon naman comes from our patients. Yung nakakapagligtas na ng buhay. Nasaan mang lugar, katulad ni na Nurse Jewel, Scarlett at Dr. Evangeline, naway maiparamdam natin sa kapwa na narito tayo para sa isa't isa. Susunod, tren ng MRT, binato, isang pasahero sugatan. At kilalanin ang bumaviral na dancing construction workers ng Tanawan, Batangas. Yan, at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Palaboy ang nambato sa tren kaya nabasag ang salamin ng bintana nito. Nasugatan rin ang 51 taong gulang na lalaking pasahero. Agad dinala sa ospital ang biktima. Nahuli naman ang nambato malapit sa isang hotel. Ayon sa pamunuan ng MRT3, gumagawa na sila ng mga hakbang para hindi na maulit pa ang insidente. Tiniyak din nilang pananagutin ang suspect. Tuloy-tuloy naman ang operasyon ng MRT3. Bukas na bubuksan ang bagong pasinayang Buendia Station sa EDSA Busway. Inaasahang mas mapapaluwag nito ang mga pedestrian traffic at magiging mas ligtas ang pagsakay at pagbaba ng mga pasahero na mga manggagaling at pupunta sa Makati, lalo't nakadugtong ito sa mga pasilidad ng MRT3. November 11, nang pasinayaan ang Buendia Station sa EDSA, kasabay ng pagbubukas ng bagong footbridge sa intersection ng EDSA at Senator Hill Puyat Avenue sa Makati, yun po yung Buendia. Sa ngayon, 13 bus station na ang operational sa median lane ng EDSA Busway. Balita naman sa labas ng bansa, libo-libo ang nagmarcha sa mga kalsada sa Sydney at Melbourne sa Australia bilang protesta sa mandatory vaccination contra COVID-19. Bagamat voluntaryo ang pagbabakuna sa Australia, may mga lugar doon na ginawa itong mandatory sa mga pinagtatrabahuan. Pinagbabawalan din kasi ang mga hindi bakunado sa ilang aktibidad, gaya ng pag-dine-in at pagdalo sa mga concert. Nasa 85% na ng populasyon ng Australia na nasa edad 16 pataas ang nabakunahan na laban sa COVID-19. Sa Vietnam, binuksan na muli sa mga turista ang mga sikat na pasyalan halos 2 taon matapos itong isara dahil sa pandemya. Quarantine-free ang alok sa mga turista na fully vaccinated. Kailangan lang negatibo sa COVID test. Umaasa ang Vietnam na makababawi muli ang kanilang turismo. Mula kasi sa 18 million arrivals noong 2019, bumagsak ito sa 3.8 million noong isang taon. Inanunsyo naman ng pamahalaan ng Singapore ang pagluwag sa ilang ipinatutupad na protocols dahil na rin sa pagbuti ng sitwasyon doon. Simula Lunes, papayagan na sa hanggang 5 ang social interactions at pag-dine-in mula sa kasalukuyang maximum na 2 fully vaccinated. Bumaba rin ang daily cases sa higit 1,000 na nalamang ngayon mula sa mahigit 5,000 noong Oktubre. Ang mga astig na construction workers sa Tanawan, Batangas, bida rin pagdating sa sayawan sa social media. Kilalanin ang viral dancing construction workers sa pagpapatrol ni Jeffrey Hernaez. Kahit ano hirap, kahit ano bilog, sakit na dinadanas namin, ayan na po, natitis po namin para po sa kanila. Pagutom na po kami, wag lang sila. Malaki ang pasasalamat nila sa kanilang followers at sa pinagtatrabahuang kumpanya. Na-appreciate po namin yun, yung mga comment ninyo, yung mga pag-follow, pag-like. Thank you po. Pangako ng mga dancing construction workers, patuloy nilang haharapin ang anumang hamon ng buhay para sa kanilang mga pamilya at hindi magsasawang magbigay saya sa social media. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away.
Jeffrey Hernandez, ABS-CBN News. Susunod, mga kumakandidato at kanilang mga taga-suporta nag-caravan sa iba-ibang lugar. Sinagot din ang mga isyu at naglatag ng plataforma. At Help Must Tree, pinailawan para sa mga nangangailangang estudyante. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Taktika ng mga supporters o kampo ng ilang kandidato sa halalan ang bumili ng mga Facebook page na may maraming followers at mga emoji reaction para sa online survey. Nagsagawa ng isang eksperimento ang ating reporter para ipakita kung gaano nga ba kadali o kahirap manipulahin ang social media. Nagpapatrol, Jackie Manabat. 12,000 agad ang likes ng Facebook page ko bilang kandidato sa pagkakonsihal. Pero hindi ako tatakbo. Bago ko naging page, fan page ito ng K-pop stans. Nakipagtulungan ako kay Art Samaniego, ang Manila Bulletin Business Technology Editor, para malaman kung gaano nga ba kadaling manipulahin ang Facebook, lalo na ngayong maghahalalan na. Tinanong ko, simple lang kasi isusurprise ko yung kaibigan ko. Kakandidato siya, magkano ang 12,000 likes? Sabi niya sa akin, ano lang yan sir, 1,200, pero ibabalik ko pa yung 200 sa inyo. So 1,000 lang. So for 12,000 likes, yun lang ang presyo. So anong gagawin? Gcash lang. Walang nakalagay na presyo sa mga post na nagbebenta ng mga Facebook page. Pero malinaw na pwedeng gamitin sa pangangampanya. Nung nagbayad ako, binigyan niya kagad ako ng admin access. Kinuha ko yung picture mo, kinuha ko yung background sa website mo at tinawag ko siyang Jackie Manabat for Councilor Movement. Meron ka ng 12,000 followers. Mismo si Comelec spokesperson James Jimenez, na isa ring K-pop fan, nakaranas ding mapalitan ng pamumulitika ang dating K-pop fan page na nilike niya. Pero kahit taga Comelec na siya, hindi niya masitaman lang ang mga gumagawa nito. Hindi yan sakop ng authority ng COMELEC. In fact, yan nga ang isang dahilan kung bakit maganda magkaroon ng social media regulations. Ang layunin ng eksperimentong ito ay ipakita kung gaano nga ba kadaling manipulahin ang social media. Sa katunayan, madali lang malaman kung napalitan nga ba ang page na finalo. I-click ang page transparency at makikita na ang page history kung ano ang dating pangalan ng page. Pero hindi lang pages ang pwedeng gamitin sa dirty tactics sa pangangampanya. Pwede ring bilihin ng mga likes o emoji para sa pagboto sa mga online survey sa Facebook. Pero epektibo nga ba ang ganitong taktika sa halalan? That will work considering may mga pages na more than 100,000 likers na or mga 1 to 2 million. That will work kasi meron ka na dekahon. Kung may chance, yung para ma-brainwash niya yung mga follower niya. It's easy to expose. If your opponent will just, it won't take a lot for your opponent. It shows insincerity. The associations with doing that are not favorable to a candidate. Tinanggal o tinake down na namin ang Facebook page ko na tumatakbo sa pagkakonsihal matapos ang higit isang linggo. Sa pahayag ng Meta, ang kumpanya ng Facebook, ni-review at tinanggal na nila ang mga na-report na Facebook pages na lumalabag sa kanilang mga alituntunin. Hinihimok rin nila ang publiko na i-report ito sa pamamagitan ng kanilang online reporting tools. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Tuwing election season, lumalakas ang kita ng ilang negosyo sa paggawa ng campaign materials at printing. Pero ayon sa mga eksperto, maaaring mabawasan ang ginagastos ng mga kandidato sa mga tradisyonal na campaign paraphernalia dahil sa social media. Nagpapatrol, Jeffrey Hernandez. Mayigit 5 buwan bago ang halalan, maraming negosyo ang umaasa na hikita sa paggawa ng iba't ibang paraphernalia sa pangangampanya. Kabilang dito si Herminiano na negosyo ay pag-imprenta ng tarpaulin. Medyo maayos-ayos na ngayon.
Kasi may mga paparating na parang promising na mga projects dahil nga itong mag-election. Aminado naman ang graphic artist na si Christopher na matindi ang kompetisyon. Kaya pagandahan sila ng alok na campaign design sa mga politiko. Depende po kung gaano po karami silang ipapagawa. Doon po kami magbibigay sa kanila ng discount o kung anong promo na may bibigay namin. Ayon sa mga negosyante, dumodoble o higit pa ang kanilang kita tuwing election season. Papiso-piso, kung milyon na naman, okay lang. Pero kung pakuntian, ganyan sa imprenta eh. Kaunti, medyo mataas presyohan namin. Sa mga e-commerce website, kanya-kanya na ring benta ng mga merchandise para sa iba't ibang kandidato ang mga online seller. Ayon sa financial expert na si Salve Duplito, malaking oportunidad para sa mga negosyante, maliit man o malaki, tuwing may halalan. Kahit yung mga may maliliit na printing businesses sa iba-ibang bahagi ng bansa, magkakaroon ng windfall na tinatawag from the election season. In fact, iyon nga yung mga reason bakit yung inflation konting tumataas, 'di ba? Every time may election kasi umiikot ng mas mabilis ang pera sa ekonomiya. Ngunit maaaring mabawasan ang inilalaan na budget para sa mga tradisyonal na campaign materials dahil sa social media. Ito ay sa kabila ng paghihigpit ng iba't ibang social media platforms. Dati kung ang incentive natin ay makatanggap ng isang magandang t-shirt or magandang pamaypay, ngayon there are more efficient ways to dispense incentives, so to speak, in a manner that is trackable, it's more cost-effective, and it's more valuable. So tinatawag na protocols ng social media ay naghigpit. So naghigpit na para ma-identify ang mga tinatawag na mga fake identities. Ang Facebook ay naghigpit din para hindi na sila magamit bilang plataforma for intensive campaigning. So the rules that worked last 2016 will not necessarily work this coming elections. Sa huli, ang mahalaga, higit sa mga t-shirt, tarpaulin at mga palabas sa social media, ibase ang desisyon sa kanilang track record at plataforma. Jeffrey Hernaez, ABS-CBN News. Susunod, Help Mastery. Pinailawan para sa mga nangailangang estudyante sa mutsaring dekorasyong Pamasko sa iba't ibang probinsya, nagliwanag na rin. Yan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend. Naglatag ng mga solusyon at posisyon ang ilang tumatakbong pangulo sa ilang problemang kinakaharap ng bansa. Motorcade at caravan naman ang isinagawa ng mga taga-suporta ni Senador Manny Pacquiao at ng tandem ni na dating Senador Bongbong Marcos at Mayor Sara Duterte na nagkasama sa isang event. Nagpapatrol, Robert Mano. Pinangunahan ni na dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at katadem na si Davao City Mayor Sara Duterte ang pagpapasinaya ng kanilang headquarters sa Tagum, Davao del Norte. Sumama rin sila sa karavan ng kanilang mga taga-suporta. Ipinaliwanag ni Mayor Sara kung bakit niya napili si Marcos na katandem. I confidently believe na kanaya ang experience, gobernador, congressman, senador, mauna ang magtabang sa iyang hand para mabuhat niya ang trabaho na pangulo ng Pilipinas. Tama! Nagsagawa rin ang Unity Caravan ng mga taga-suporta ni Marcos sa Negros Occidental. May mga nag-ambag ng pera at gumawa ng flaglets para magamit sa caravan. Kanya-kanya rin umano silang pagpapaimprenta ng tarpaulin at t-shirts. Nasa 100,000 ng mga Marcos supporters ang sumama sa Unity Ride sa Ilocos Norte ayon sa Ilocos Norte Police Provincial Office. Nakiisa rin ang bataan sa pagsuporta kay Marcos sa isang motorcade. Sinabayan naman ng motorcade ang unang anibersaryo ng Solid Bongbong Marcos for President Worldwide Movement sa Puerto Princesa, Palawan. Libo rin ang sumamang Marcos supporters sa caravan at unity ride sa Albay.
Nagkaravan din ang mga taga-suporta naman ni Senator Manny Pacquiao mula Commonwealth Avenue sa Quezon City hanggang Rodriguez Rizal. Pinangunahan ito ng grupong President Manny Pacquiao Grassroots o PMP Grassroots. Kasabay nito, nagpahayag ng pagkabahala si Pacquiao sa insidente sa Ayungin Shoal. Hinimok din niya ang China na huminto na sa pagiging agresibo at makipagtulungan na lang na mapanatili ang kaayusan sa pinag-aagawang teritoryo. Muli namang nanawagan si Senator Bongo na bigyan ng cash incentives ang mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps imbis na gawing mandatory ang bakuna sa kanila. Giitdigo, hindi na dapat pahirapan pa o piliting magpabakuna ang sinuman. Sa halip, ipaintindi sa kanila ang kahalagahan ng bakuna. Ayon naman kay Manila Mayor Risco Moreno, sakaling pala rin, ipatutupad niya sa buong bansa ang Bilis Kilos Program na sinimulan niya sa Maynila. Kabilang dito ang mass housing sa mahihirap, paggawa ng COVID-19 field hospital at bagong ospital ng Maynila, libreng antigen testing, libreng gamot para sa COVID-19 patients at patuloy na ayuda sa mga taga-Maynila. Anya, tututukan niya ang kalusugan, edukasyon, pabahay at trabaho. Matapos naman ang kanyang pagbisita sa Pagasa Island, isusulong ni Senator Panfilo Lacson na madagdagan ang pondo ng isla at mapalakas ang economic activities. Ang inisip ko kasi budget deliberation kami ngayon, gusto kong tanungin yung local officials natin, pati yung armed forces dito, ano ba yung pwede pang i-augment in terms of development? Kailangan i-expand yung economic activities dito. Iginiit naman ng labor leader na si Calyody de Guzman na isang class struggle ang halalan. Kailangan gumuhi tayo ng pagkakaiba para ma-differentiate itong kandidato ito at yung kandidato ng mga milyonaryo, ng mga bilyonaryo na kinatawan ng mga kapitalista. Na ang nasa likod na nagbibigay ng bilyong piso para pontuhan ang kailang pagkandidato ay mga malalaking negosyante. Inilatag din ni De Guzman ang kanyang 13-point platform of government na nagsusulong sa pagtatanggal ng kontraktualisasyon, pag-angat sa sahod ng mga manggagawa, tutugon sa climate change, buwis sa mayayaman at suporta sa sektor ng kalusugan, suporta sa mga magsasaka at banging isda. Robert Mano, ABS-CBN News. Sa kabila ng suporta, hindi po nagulat si Vice President Lenny Robredo na malayo pa rin ang kanyang numero sa mga survey. Sinagot rin niya ang mga tanong mula sa iba't ibang sektor kaugnay sa mga maiinit na issue, kabilang na ang usapin ng mga Marcos na Papatrol Adrian Ayalin. Handa na ba kayo sa ating upuan ng katotohanan with Vice President and Presidential Candidate Lenny Robredo? The Vice President is in the house. Sa panayam sa programang Rated Corina, inamin ni Vice President Lenny Robredo na malayo pa ang tatahakin niya sa halalan 2022. Pumapangalawa man siya sa pinakahuling survey ng social weather stations, apektado pa rin umano siya ng mga maling impormasyon sa internet. Malayo yung numero. Hindi kami gulat kasi yung ginagawa niyang preparation for this nangyari even before the 2016 elections. Yung misinformation, grabe. Yung historical revisionism, grabe. Na yung mga tao, dahil yun yung parati nilang napapanood, pinapaniwalaan nila. Iginiit din ng pangalawang pangulo ang kanyang posisyon kaugnay sa umano ay nakaw na yaman at mga kaso ng mga Marcos at ang kandidatura ni dating Senador Bongbong Marcos. Kung ang anak nakikinabang sa kasalanan ng ama, he is as guilty, di ba? So ang issue kay Marcos, yung corruption, yung hidden wealth, yung pagnanakaw. Pag ikaw nakikinabang sa very act na hinuhusgahan yung tatay mo, kailangan ka din husgahan. Pakukulong mo ba daw si Imelda Marcos? Ako sa akin, parati sa akin, rule of law. Whether si Imelda Marcos yan o kung sino pa man na tao, kung ano yung sinasabi ng batas, kailangan sundin. Sinagot din ni VP Lenny ang iba pang tanong mula sa ibang sektor. Isa rito ay may kinalaman sakaling manalo siya sa halalan 2022. Dahil nga mayroong substitution na ngayon, nakikita mo ba ang sarili mo that you can work with Sara Duterte as VP? Ako oo. Kahit hindi mo kakampi, makipagkakampi.
nakikipagtulungan ka sa kanya. Nangyari na yun sa akin, hindi ko kasundo yung pangulo, pero ako I tried reaching out so many times. Nagtrabaho ako sa cabinet when the extrajudicial killings were happening already. Hindi pwedeng silensyo lang ako. May gantihan ba na mangyayari pag kayo po ang nanalo? The waste of political capital yung gantihan. Ngayon pa lang na tumatakbo kami, nandun na kami sa pag-unify with people who believe differently from us. Sinagot din niya ang punang hindi umano makarelate sa kanya ang masa. Halos lahat na pinagsisilbihan namin, yung mga mahihirap sa rural poor, dama yung servisyo namin. Pero yung nakakapahirap siguro sa amin, social media. Disinformation, binabrand kami na elitist, bobo, may personal agenda. Muli ring dinepensahan ni Robredo ang pagkakasama sa kanyang senatorial ticket ni dating Vice President Jejomar Binay sa gitna ng mga naging alegasyon ng korupsyon. Pero sa akin kasi symbolic ito. Symbolic na para sa interes ng bansa, willing kang iset aside yung ibang mga hindi pagkakaintindihan. Iginit din ni VP Lenny na wala dapat sa kulay ang politika. Dilaw man, asul o pink, walang pagbabago sa kanyang sarili. At hindi rin dapat nahati ang mga Pilipino base sa mga paniniwala. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Kakaibang saya at excitement ang naramdaman ng cabin crew at iba pang sakay ng biyahe ng PAL mula sa Doha, Qatar, pabalik ng Maynila nitong Sabado. Nanganak habang nasa himpapawid ang pasaherong si Teresa May Buiza. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Airlines na si Shelo Villaluna, ipinanganak ni Mommy Teresa ang baby girl na si Scarlett Ann. 2:30 oras bago lumapag ang eroplano sa Maynila. Ayon kay Villaluna, ibinahagi niya ang mga larawan ng mag-ina na may permiso mula kay Mommy Teresa. Nagdesisyon namang isunod ang pangalan ng anak sa flight attendants na tumulong sa kanya. Registered nurse ang dalawa sa mga miyembro ng cabin crew team ng flight. Ligaya at liwanag ang hatid ng samut-saring dekorasyong Pamasko sa iba't ibang probinsya sa bansa. Pinailawan na rin ang tinatawag na Help Must Tree na layong tulungan ang mga mag-aaral sa Legazpi City. Nagpapatrol, Karen Cannon. 2, 1, Merry Christmas! Itong Help Us Tree sa Legazpi City. Gawa ito sa tela at mga lumang gulong ng bisikleta ang nagsisilbing mga palamuti. Sumisimbolo ang mga gulong sa 6 na taon ng advokasya ng Legazpi City National High School na makalikom ng bisikleta para magamit ng mga estudyante sa kanilang pag-aaral. Bumaba ang ating alert level, so magagamit na rin naman ang mga estudyante ang mga bisikletang ito. Bukod sa bisikleta, nais nilang matulungan ang mga estudyante sa iba pang pangangailangan sa pag-aaral. Sa Santo Domingo, Albay, buhay na buhay at nagdiningning ang plaza. Atraksyon ng giant Christmas tree, Belen at mahigit 3,000 tulips na may LED lights malapit sa Tunnel of Lights. Ang munisipyo na babalot din ng mga pailaw. Ang ganda, inasal sa pakiramdam. Sa Balanga City, Bataan, nagliwanag ang bahagi ng Roman Superhighway dahil sa Christmas display ng Peninsula Electric Cooperative. May ilang nagsiselfie sa mga giant gifts, Santa, reindeers at Belen. Sa City of San Fernando, may pa-Christmas lights and sound ng isang fast food chain para magbigay saya sa namamasyal. Bukod sa laser light show, atraksyon din ang halos 200 parol sa paligid nito. Sa bayan ng Porac, Pampanga, may dinosaur figure at 40-foot Christmas tree ang Bayong Porac Mini Park. Ang Baywalk may giant Christmas tree rin. Kumukutitap din ang 16-foot giant lantern sa lugar. Sa Iloilo City, agaw pansin ang Christmas lights at mga parol sa mga plaza at mga kalsada. May Christmas lights din na inilagay sa mga puno ng kahoy at mga gazebo, habang picture perfect ang background na St. Anne Parish Church. Yung anak ko, gusto niya rin magpasyal dito kasi simple madaming lights eh. At maraming mga laruan. Naglagay din ng 20 talampakan na Christmas tree ang isang mall sa lungsod. Sa Northern Samar, napuno naman ang kumukutitap na Christmas lights ang DepEd Division Office, Katarman Cathedral Parish, University of Eastern Philippines at Provincial Capital ng Northern Samar.
Karen Cannon, ABS-CBN News. Hindi talaga nauubusan ng mga kakaibang ideya ang ating Pinoy artists. Ngayon, may gumamit ng kawayan, uling, kape at kung ano-ano pa. Pambihira rin ang realism art ng isang taga-Kapis kung saan mahihirapan kang matukoy kung sino ang tunay na tao at sino ang ipininta lamang. Nagpapatrol, Roland Escaniel. Kusot art ang tawag ni Mark Fernandez Relox Rait sa kanyang gawa mula sa wood dusk, uling at tuyong dahon ng saging. Kabilang sa kanyang art inspiration, sina kapamilya stars Catherine Bernardo at Liza Soberano. Nagtatrabaho sa furniture shop ang kanyang ama, kaya naisip ni Mark na gamitin ang mga tiratirang kahoy para sa kanyang obra. Sa Kabatuan, Iloilo, ugat ng kawayan ang ginamit ng isang seaman para makagawa ng artwork ng iba't ibang insekto. May mole cricket, trees hopper, star spider, praying mantis, beetle at marami pang iba. Oo, mahirap kasi sa mga paggawa pang materials, mahirap din. Hukayin mo talaga para kumuha ka ng isang materials mo. Kasi urot siya eh. Mula 4,000 hanggang 10,000 ang halaga na naibibenta ni Alvin ang kanyang mga exotic bamboo artwork. Sa bayan ng Badyangan, Iloilo, gumawa naman ng food art si JP Basera Magno ni na Karen Davila at Laika Gairanod gamit ang melted chocolate. Ginawa niya ang mga mukha ni na Karen at Laika na naging trending noong Agosto dahil sa reaksyon ni Karen nang malaman na kapareho sila ng kaarawan ng singer na si Laika. Sa Iloilo City, agaw pansin ang mga Instagrammable na pader dahil sa mga mural painting na gawa ng iba't ibang Ilonggo artist na nagpapakita ng lokal na kultura ng mga Ilonggo. Nagpinta naman ang 14 na bilanggo ng Libmanan District Jail gamit ang kape sa Camarines Sur. Isa lang ito sa stress management activities na ginagawa sa loob ng pasilidad. Planong itampok sa isang mall exhibit ang mga obra. Realism art o mistulang totoo ang mga ipinipinta ng 19 anyos na si John Cyril Duhailo. Gumawa rin siya ng Me, Myself and I kung saan ipinita niya ang kanyang sarili na nagpipinta rin ng kanyang sarili. At nitong bago, gumawa siya ulit ng Me, Myself and I na nasa mas malaking canvas na. Siyempre po, sobrang saya kasi marami pong nagkagusto sa painting ko and marami pong naka-appreciate kaya sobrang saya po and nakaka-overwhelm po talaga. Nagkakahalaga mula 12,000 hanggang 60,000 pesos ang bawat obra maestra ni John Cyril na malaking tulong lalo't pandemya. Nakatulong din po sa akin and sa family ko. Nakapagpundar din po ng mga gamit and naipaayos na din po yung bahay. Masaya ang mga Pinoy artists na maibahagi ang kanilang talento at kakaibang art styles na naging daan para matulungan din ang kanilang pamilya. Roland Escaniel, ABS-CBN News. Ang dapat sinusuportahan pa rin yung mga artists na ganyan para ma-develop pa rin na yung talent nila. No? Mm-hmm. Yung isang portrait nakita ko parang sobrang hawig galing. Mo eh. Alin doon? Merong isa. Pero sobrang galing ni John Cyril Duhailo. Baka tumatanggap siya ng layo pa commissioned niya, works. Office, pero suportahan po natin. Mm-hmm. Galing. Oy, pero napapanahon yung chocolate art. Kay Karen, birthday niya ngayon. Oh my God! Happy magaling birthday, artist Karen. Din ba? Artist na artist. Mm-hmm. Happy birthday, Katie. At kay Laika. Ayan, birthday niya rin. At kay Dennis Datu. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. 34 days na lang. Pasko na, ang pamilya. Dito kami para sa'yo. Mapapanood nyo na ang TV Patrol live at on demand saan man sa mundo, sa social media, sa cable, pati na sa iWan TFC. Kami, ang inyong Patrol ng Pilipino, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Andito ang Diyos.